May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila, simula April 13 hanggang May 13, 2019, pwede silang magparehistro para makaboto sa overseas voter registration centers na aprobado ng COMELEC at DFA-OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote! Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o meko, o mag-log on sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa COMELEC, DFA at Panahon TV. Kayo ay nakatutok pa rin sa Panahon TV, hangihabagat ang nakakaapekto sa bahagi ng Luzon. Alamin natin kung ano yung iiral na weather conditions sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Unahin na natin dito sa parte ng Luzon. Asahan natin dito sa Metro Manila ang paminsanang mga pag-ulam. Malaking bahagi pa rin itong rehiyon ang makakaranas pa rin ng mga pag-ulan. Pero kung mapapansin nyo sa Tugigaraw at Lawag, pati na rin sa Puerto Princesa City, asahan naman na magpapakita si Haring Araw. Gayunpaman, meron pa rin localized thunderstorm sa dakong hapon o gabi. Silipin natin dito sa parte ng Visayas. Para sa mga kababayan natin sa Tacloban, medyo mainit at malinsang ang panahon po ang iiral. Mataas ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Kung maulan na panahon sa Luzon, dito sa Visayas, asahan ang mapapakita si Haring Araw. Pero laging dalhin ang payong dahil sa hapon o sa gabi, meron pa rin localized thunderstorm. Dito sa bahagi ng Bacolod, ang agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 26 hanggang sa 32 degrees Celsius. Silipin natin sa bahagi ng Mindanao. Asahan sa mga kababayan natin sa Cagayan de Oro City ang all good weather condition hanggang sa Davao, pati na rin sa Zamboanga. Ang agwat ng temperatura ay mataas, ibig sabihin nito medyo mararanasan ang mainit at malinsang ang panahon. Ito'y nasa pagitan ng 24 hanggang sa 34 degrees Celsius. Samantala sa pag-iral nga nitong hangihabagat, ang ilang mga lugar ay nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan. Base sa inilabas na advisory ng PAGASA, ang mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan hanggang sa kuminsan ay malalakas na buhos ito ay iiral dito sa Camanava sa Metro Manila at Quezon City at pati na rin sa North Caloocan. Ito inaasahang papatuloy isa hanggang dalawang oras. Mga pag-ulan din ang paghandaan dito sa Obando at may kawayan sa Bulacan. Asahan din itong mga pag-ulan sa Nasugbu, Calatagan, Calaca, Laurel, Tagaytay sa parte ng Batangas. Ihanda rin ang payong dahil asahan ninyo ang mga pag-ulan sa Ternate, Maragondon, Alfonso at Mendez sa bahagi ng Cavite. Mga pag-ulan ang paghandaan dito sa Zambales, Bataan at pati na rin sa Tarlac. At dito na po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat sa lahat na nanonood sa aming Facebook Live. Mula rito sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Eunice Suntayas, magdobli ingat at magandang araw.